Hola. Welcome back to my channel. So now, ako po ay magluluto. Ito po ang lulutuin ko is karne, no? Yan, nakita nyo. Baka. So, chop na po siya kasi nabibili rin dito, chop na eh. Ito lulutuin ko related sa samichado, sa caldereta, or menudo, something, no? Basta gusto ko lang magluto ng related doon. Kumbaga, sangkap ko yon. Kasi gusto ko more gulay. Para kahit konti lang. Importante kasi kahit hindi marami yung karne natin, ano? Kahit nga 1/4 lang to eh. Basta meron tayong gulay, may pangrikados tayo. Magluluto tayo ng, hindi ko alam kung michado ba siya o karne ba, kalereta. Basta yung luto ko, related doon. Gusto ko lang po i-show sa inyo, ipakita sa inyo, paano ko lang siya lutuin, kung paano ko siya ano, bukod doon, makakatipid kayo. Kahit hindi humarami yung karne niyo, basta may gulay kayo, masarap na rin yun at masustansya, okay? So, ito po yung mga ingredients ko, ipakikita ko po sa inyo, no? Kaya, sa lahat po ng mga mothers dyan na hirap po mag-budget, pwede naman po kayo. Ito kasi ano to eh, ilang kilo ba ito? Wala pa itong kilo, 50. Wala pa ito isang kilo. Mga ano to, 3/4 ata, ganyan, no? Pwede naman kalahati lang, tapos damihan natin yung salsa, tapos damihan natin yung gulay para nang sa ganun, kumasya sa atin, makasave po tayo. Importante po kasi kailangan yung magugustuhan ng pamilya natin yung ating niluluto. Importante po yun, no? So, ito na po yung mga ingredients ko. So, yan po yung mga ingredients ko, no? Meron po tayong 1 spoon of soy sauce, 1 teaspoon of salt, teaspoon of ground black pepper, Worcestershire, 1 spoon. Meron po tayong tomato sauce. Kailangan po natin yan. Patatas, celery, carrots, bay leaves, garlic, onion, bell pepper, yellow, red, and green. Siyempre, ang ating bukano is baka. Chop na siya. Nabibili na siya. Siyempre, meron tayong asayte. At meron po tayong agwa para sa pagpapakulo po niya, no? So, yan na po yung aking mga ingredients, no? Ito namang itong ricadong to, pwede niyo nang gawin siya sa manok, sa baboy, hindi lang sa baka, pwede rin sa goat. So, kahit anong karne po, pwede niyo itong gawin. Una po natin gagawin, ipa-fried lang muna natin ng konti yung karne, no? Ito, bago tayo mag-isa, prituhin lang natin siya ng golden brown. Dalalin! Ayan! Fresh from the Mercadona. Ayan, no? So, ayan na po, no? Ang gagawin po natin, ilalagay na po natin ang bawang. Bawang. Tapos, lalagay na rin po natin ang sibuyas. Ayan. Maghihiwa-hiwalay naman na yung sibuyas mamay. At saka ang bay leaf, no? Ayan. Lalagay na po natin yung sal. Ayan, sal. Ayan. Tapos, pamienta. Then, soy sauce, no? Then, Worcestershire. At, water, syempre. Agua. Ayan. Agua. So, kailangan mo kasi natin siyang pakuluin at palambutin. Tatakpan po natin siya. Tapuan po natin siya. So, maghihintay po tayo sa kanya na 30 to 45 minutes, no? Para lumambot po siya. Kasi, pagka 15 minutes, hindi pa po siya malambot. So, the rest, yung gulay natin, mamaya po na natin lalagay yun pagka malambot na po yung karne. Kasi, pag dilagay po natin yung gulay, malalaga yung karne, no? Ay, malalaga yung gulay. So, kailangan malaga yung karne, hindi yung gulay. So,
At saka yung tomato sauce po, later na yan. So, later po ang vegetable at gulay. Vegetable, gulay nga. Yun po, no? Wait lang po kayo. After 30 minutes, no? To 45. Basta tingnan natin kung malambot na po yung karne, okay? Silip naman tayo sa labas. Ano ba ang panahon? Okay, ganda panahon. Ayan, pinaarawan ko yun sa supa namin kasi natapunan ng tubig kapo. Minsan nga, ihimigil. Pinaarawan ko muna. Para kahit pa paano, eh. Ito, masyado mainit. Ganda ang panahon. May bata rin. May kapitbahay. Init, grabe. Kita nyo, di ba? Ang ganda ng panahon ngayon, mainit. So, wala kaming ulan ngayon, mainit. Tapos sa umaga, malamig. Yan ang klima namin dito. Sala sa lamig, sala sa init. Ano? So, yun, nakita nyo naman. Yun, nakita nyo yung bundok. Ayun, mabundok kami dito. Bundok, patag. Ayan. Habang nagluluto ko, yan, lilinis ako. May laruan ni Miguel. Ayan, nag-ayos ako ng konti. Habang hinihintay ko yung aking niluto, dito ako sa aking mga planta. Hola! Kamusta kayo? Huh? House tour ba to? House tour? Hindi naman. Ang mga sinampay ko lang sa tinang ko. Kay Miguel yan. Terasa ko na may mga halaman na nalalanta. So, meron ako mga halaman. Ayan, nakita nyo naman. Kahit paano nakita nyo konti yung bahay namin, yung mga halaman kong mga buhay at namamatay. So, yun na nga po, no. Habang tayo ay naghihintay ng paglambot ng karne, medyo nag-a-around the world tayo sa aking bahay ng kalat. So, ngayon, lalagay na po natin itong gulay. Kahit sabay-sabay na sila. Ito muna. Carrots. Okay lang yan. Tapos, lagyan na natin yung tomato sauce. Lagyan natin konting tubig yung tomato sauce. Sumutin natin. Time. So, halo-halo lang po natin konti. Pakukuluan pa po natin yan. Ayan. Lalagyan na rin natin yung bell pepper. Pakuluan muna natin, sorry. Para masyado mong kulang yung tubig. So, pag nakikita nyo yung ganyan, parang kulang yung tubig, masyadong malapot. Dagdagan po natin siya ng tubig, no? Dagdagan uli natin siya ng tubig. Ayan. Hihintayin na maluto yung gulay. Pero tingnan po din. Ayan, kagaya niya kumugulo po, no? Yung gulay kasi almost 10 minutes siya bago maluto, no? Kaya hihintayin po natin maluto yung gulay. Ngayon, para malaman natin kung luto na ba ang gulay, kukuha ho tayong tinidor, tapos yung sandok, gaganyanin mo lang natin. Doon natin malalaman kung luto na yung gulay. Pagkaganyan, so, hindi siya, alam nyo naman ko, hindi tumutusok matigas. So, ibig sabihin, hindi pa ho luto yung gulay. So, hihintay lang natin siya maluto. At saka, wag po natin, higit sa lahat, kalilimutan na lasahan ang ating niluluto. Kailangan, titikman natin siya para malaman natin kung matabang ba siya o hindi. O matamis ba siya, ganun. So, titikman natin siya. Yung lasa niya. Ganyan. Kaya niya. Matabang siya. Matatabangan ako. So, dadagdagan ko siya ng konting asin, no? Tingnan na natin yung niluluto ko, no? Tingnan natin kung okay na siya. Wow! Maluto na siya, no? Marami siyang nakita nyo, marami siyang salsa, marami siyang gulay. Kaso yung kanin ko hindi pa uluto, no? So, hinaan na lang po natin yan. Pagkaganyan po, hinaan na lang natin ang mahinang manihina yung apoy, no? Isang usa palagay nyo, hindi pa. Hindi, okay na. Kasi natutuso ko na siya, eh. Oh, yan. Maraming po salamat sa inyong lahat sa panonood na aking YouTube channel, sa aking pagluluto. Hope you like it too!
just subscribe, like, and share. Just comment down below po kung meron po kayong katanungan, no? Kung gusto niyo pa magpa-shoutout, shoutout po na lang sa inyong lahat dyan. So, ayan. Maraming po salamat. Thank you for watching. God bless you. Hope you like it too.